Magandang umaga mga bata! Ang ating asignatura po sa araw na ito ay ang ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Pag-uusapan po natin ang pagiging magalang o pagiging marespeto, paggalang or respect. Saan ba natin pwedeng ipakita ang pagiging magalang? Importante po bang maging magalang ang isang batang katulad mo? Ano-ano yung mga bagay po na dapat nating gawin para maging magalang sa ibang tao? Ito po ang ating mga layunin. Una, malaman ang tunay na kahulugan ng paggalang. Yung paggalang po ba ay pagmamano? Yun lang po ba yun? O yung paggalang po ba ay pagsasabi lang ng po at opo? Tingnan po natin mabuti. Pangalawa, magpakita ng pagiging magalang. Kailangan po maipakita nyo na kayo po ay magalang. Pangatlo, maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging magalang. Paggalang o respect. Ang batang may paggalang sa iba, lalo na sa nakakatanda sa kanya, ay una, masunurin. Masunurin po ba tayo sa mga taong nakatatanda sa atin? Sa mga ati kuya natin, mga kasama natin sa bahay, sa ating mga guro, sa ating mga kakilala. Masunurin. Pangalawa, nagsasabi ng po at opo. Ibig sabihin, magalang ang ating pananalita sa ibang tao. Po at opo. Magandang umaga po. Kumain na po ba kayo? Opo, masaya po ako ngayon. So, gagamit tayo ng mga magagalang na mga salita. Pangatlo, magalang hindi lamang sa salita, kundi pati sa kilos at gawa. Hindi pwedeng nagsasabi tayo ng po at opo, pero nagdadabog naman tayo. Hindi pwedeng nagsasabi tayo ng magandang umaga po, pero hindi naman tayo mabuti sa kanila. So, kailangan maging magalang hindi lamang sa salita, kundi pati sa kilos at gawa. Pang-apat, kinagigiliwan ng marami. Katulad po nung honesty natin nung nakaraang linggo. Dahil marespeto ka, matutuwa sa iyo ang mga tao. Kinagigiliwan ng marami. Hindi magagalit sa iyo ang ibang mga tao dahil ikaw ay marespetong bata. At panghuli ay magandang huwaran para sa ibang bata. So, dahil magalang tayo, magiging huwaran tayo o gagayahin tayo ng ibang mga bata. Ang mangkok na kahoy. Ito po ay isang kwento. Basahin po natin ang kwentong ito. Maaari nyo din po ulit basahin sa inyong mga module. Pero pwede nyo po akong sabayan. Ang mangkok na kahoy. Isang matandang lalaki na mahina ang katawan ang namumuhay kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang asawa nito at ang kanilang 4 na taong gulang na anak na lalaki rin. Dahil sa katandaan, malabo na ang paningin ng matanda at madalas ay nanginginig pa ang mga kamay nito. Kailangan pa nitong gumamit ng tungkod upang huwag matumba sa paglalakad. Naiinis ang mag-asawa sa tuwing kasabay nilang kumain sa hapagkainan ang matanda. Lagi kasi itong nakababasag ng baso o pinggan dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Marami ring tumatapo na pagkain o tubig sa sahig, sanhi ng kalabuan ng mga mata nito. Sa mga pangyayaring ito ay nakamasid lamang ang anak nilang lalaki. Hindi nagtagal ay nagpa siyang mag-asawa na ihiwalay ng mesa ang matanda upang hindi sila maabala habang sila ay kumakain. Pinalitan rin nila ng isang mangkok na kahoy ang gamit sa pagkain ng matanda upang hindi na ito makabasag. Sa mga pangyayaring ito ay nakamasid lamang ang anak nilang lalaki. Isang araw, abala ang anak ng mag-asawa sa may likod ng kanilang bahay. Tila ba may hawak itong kahoy na kanyang inuukitan? Hindi napigilan ng kanyang ama na magtanong, "Anak, ano ang ginagawa mo sa kahoy?" "Ah, ito po ba? Gagawin ko po itong mangkok. Ito po ang ipagkakamit ko sa inyo kapag kayo ay matanda na. Ang susunod ko pong gagawin ay mesa upang doon naman kayo kumain mag-isa. Hindi ba't ganun po ngayon ang ginagawa nyo kay Lolo?" Paliwanag ng anak sa kanyang ama. Natigilan ang ama sa sinabi ng kanyang anak. Hiyang-hiya siya, ngunit hindi niya ito maamin sa anak. Niyakap niya ang anak sa loob ng bahay dahil sa oras na panghanang halian,
Niyakap din niya ang ama na saluha na silang muli sa mesa at pinaupo niya ito sa dating pwesto sa hapagkainan. Sa mga pangyayaring ito ay nakamasid lamang ang anak nilang lalaki. Paggalang o respect. Sa kwento po natin, nakikita ng mga bata kung paano tinatrato ng ibang tao ang iba pang mga tao. Katulad na lang po sa ating kwento, paano tinrato ng ama ang kanyang ng ama ng bata ang kanyang lolo, di ba? Paano po ba tinrato? Dahil naiinis na sila, patapon-tapon daw yung kanyang ama, yung lolo sa pagkain, inihiwalay ng lamesa, binigyan ng mangkok na kahoy para hindi sila maabala. Yun yung sabi, hindi maabala. Ibig sabihin, dun sa pagkakataon po na yun, hindi sila nagpapakita ng respeto dun sa kanyang magulang. Dahil inihiwalay siya ng lamesa. Inihiwalay ng lamesa yung lolo. Sa tingin nila kasi, abala lang yung kanyang lolo sa kanilang hapagkainan. Pero na-realize nung ama, nung nakita nung bata na ganun yung ginagawa, ginaya din niya. Sabi nung bata, gagawin din niya yung mangkok na kahoy at gagawa din siya ng lamesa para pagtanda ng kanyang magulang. Ay, ganun din ang gagawin niya. Ihihiwalay niya ng kainan. Ihihiwalay niya ng lamesa. So, na-realize nung ama na hindi pala maganda yun yung kanyang ginagawa sa kanyang sariling ama. Pagkatapos nun, niyakap niya ang kanyang anak, niyakap niya ang kanyang ama, at pinasalo na ulit sa hapagkainan. Alam niyo po, yung respeto po na maibibigay natin sa ibang tao ay importante din sa kanila. Akala natin, tayo lang yung naaapektuhan kapag hindi sila nakakagawa ng mabuti o naiinis tayo. Lalo na sa ating mga magulang, baka mamaya nagpapatulong sila sa atin na mag-computer, gawin yung sa cellphone. Dapat po tutulungan natin silang mabuti. Igagalang natin silang mabuti sa lahat ng pagkakataon. So yun po, paggalang at respeto, maging magalang at maging marespeto sa ibang tao. Gawin po natin at sagutan ang ating mga module sa araw na ito. Salamat!